Hello everyone! Magandang buhay! It's vlogging day and our topic for today is... So ayan guys, let's talk about being resourceful. So kung ikaw ay isang OFW na katulad ko, or kahit hindi ka naman OFW basta may full-time job ka pero gusto mong mag-side in business, then you have to be resourceful. Actually guys, mapa-online business ka man or traditional business, kailangan pa rin natin na maging resourceful talaga. Napaka-importante nun. Lalo-lalo na kapag nagsisimula ka pa lang. Minsan kasi hindi natin alam kung anong gagawin natin, kaya parang iniisip natin hindi natin kaya, o kaya naman parang hindi mag-work, kahit hindi pa natin nasusubukan. Kaya ang dami-daming nag-quit ka agad. But yun nga sinasabi ko, whether traditional business ka man or online business, kailangan mo maging resourceful para mag-work yung business mo. For example guys, OFW na katulad ko, na may pinaprioritize na trabaho dito sa ibang bansa, at napaka-limited lang ng oras ko. Siguro naman sa isang araw, hindi mo naman siguro mauubos yung 24 hours a day sa kakatrabaho, diba? Meron niyang time na nakakapagpahinga ka. Meron yan eh. O kaya naman yung before ka matulog. For sure, meron yan. Hindi ako naniniwala guys na wala kayong time or free time talaga para makapag-Facebook. Marami dyan mga OFWs na laging sinasabi na busy daw sila, pero online naman lagi sa Facebook. O ayan ha, totoo yan. Marami yung nagsasabi na, busy ako ngayon, busy ako, wala akong time, pero may oras para mag-Facebook, para gumamit ng phone. Marami yan dito. Hindi ko na lang lalahatin. Kasi hindi naman tayo magkaparehas ng work dito eh. Merong iba na loaded, pero meron ding iba na medyo hindi masyadong mahigpit yung amo nila. So yun. One more thing is time management lang talaga ang kailangan yan. Kung sinasabi mo talaga na busy ka, sobrang busy ka talaga, ayusin mo yung time mo. Time management lang talaga yan eh. Hindi kasi pwedeng, or hindi talaga ako naniniwala na wala kang time para magpahinga, like umupo man lang kahit sandali lang. Or yun nga time, yung bago ka matulog, pwede ka namang gumamit ng phone yan. Pwede mong magawa yung business mo. Just kahit 1 hour lang or 2 hours, pwede na yan. Second thing is, sacrifices lang talaga. Be resourceful and sacrifice a little bit. Ganun naman talaga pag nasisimula ka sa business, kailangan mong matuto or mag-sacrifice muna kahit i-sacrifice mo lang kahit ilang oras lang sa ng araw mo para gawin yung negosyo mo. Yan ay kung gusto mo talaga mag-work to. Now let's talk about pagiging resourceful. I-apply ko to siya bilang katulad natin bilang isang OFW. Diba nga, sawa na tayo sa hirap ng buhay dyan sa Pilipinas, kaya ang nangyari, talagang ginawa natin ang lahat para makapag-apply dito sa ibang bansa, kasi naniniwala tayo na nandito yung swerte natin, nandito yung magandang buhay natin, kasi nga dollar yung kinikita. So what we did is, talagang hinanapan natin ng way para ma-process yung mga requirements natin sa pag-apply natin dito sa ibang bansa, kahit na sobrang laki ng perang gagastusin natin, pero nakahanap pa rin tayo ng paraan para malikom yung money na yun na kailangan natin para sa pag-apply dito sa ibang bansa. So that's being resourceful. It doesn't matter kung saan natin yung nakuha yung pera, as long as sa maayos na paraan naman. Yung iba, nangungutang. Of course, binabayaran nila yon pag nandito na sila sa ibang bansa, di ba? So that's being resourceful. Sawa ka na sa buhay mahirap, kaya naman naghanap ka ng way para makawala ka sa hirap ng buhay. Kaya nga nandito ka sa ibang bansa eh. Kaya nga, nag-sacrifice ka na magtrabaho dito sa ibang bansa. Nag-sacrifice ka na malayo sa pamilya mo kasi ayaw mo na sa hirap ng buhay dyan sa Pilipinas. Kaya ginawa mo ang lahat. You are being resourceful. So, ganun lang din sa business, guys. At first, hindi mo pa alam kung anong gagawin. Pero, kapag naging resourceful ka at nakinig ka sa mga payo, sa mga tinuturo sa'yo ng mentor mo, ng coach mo, siguradong makakahanap ka ng way para malutas yung problem mo. So let's just say, for example, aalukin kita, i-share ko sa'yo yung business na ginagawa ko, pero sinasabi mo na hindi ko naman linya yan, o kaya naman wala ako masyadong kaibigan, hindi ako marunong makipag-usap, or etc. etc. Pero kung maging resourceful ka, for sure mahanapan mo ng paraan yan.
parang ako lang din, katulad ng ginagawa ko. At first, hindi ko alam kung anong gagawin ko at nahihiya ako, wala akong masyadong kaibigan. Pero, yung skills kasi in this business, na pag-aaralan talaga yan, guys. Akala ko nga hindi ko talaga kaya eh. Pero eto, nagagawa ko, nakagawa na nga ako ng video eh. Ayan, napapanood yun na ako. Actually guys, hindi talaga ako ganito dati eh. Napaka mahiyain ko. Pero ngayon, nandito na ako. Ayan, nakagawa na ako ng video at nakakapag-share na rin ako sa inyo. So, that's being resourceful lang guys. At yung nga sinasabi ko, yung skills in this business, yung, yun nga, yung skills natin dito, learnable. So, hindi ka dapat mag-alala na baka hindi mo magawa kasi talaga napag-aaralan yan. So, yun lang naman ang kulang sa atin, eh, mga OFW. Kahit hindi OFW, kahit nasa Pilipinas ka lang, being resourceful lang talaga yung kulang natin. Sumusuko kasi tayo kaagad eh. Hindi pa natin nasusubukan, sumusuko na tayo kaagad. So, wag yun guys, wag. So, that's it. Yan ang masashare ko sa inyo for today. Just be resourceful, OFW ka man o hindi. So guys, please check the description box below for the links. Let's connect each other sa Facebook. Add me on Facebook if you want. Yung links nasa description box below. And of course, please subscribe to my channel if you like. Also guys, please visit my page. And also, join our group guys, our Facebook group. Lahat ng links nasa description box. So, please check my description box below and look for the links. So, and of course guys, I just want you to please watch my other videos. Yung other videos nasa somewhere in the screen. Just click it guys and you can watch it already. You can watch it right away. Ayan guys, thank you for watching and again, please be resourceful. Kahit OFW ka man o hindi, be resourceful lang talaga. So ayan, bye guys, thank you for watching.